Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawin na natin yung full review ng ating Taki A7 Plus. So without further ado, let us start the review. Para sa ating Taki A7 Plus, ito ay powered ng MediaTek 6580, Android 6.0 Marshmallow 32-bit, mayroong GPU na Mali 400MP, mayroong solution na 540x1140 pixels, meron itong rear camera na 8 megapixels at front camera na 5 megapixels, 6.26 droplet screen display, mayroong RAM na 2GB at internal storage na 32GB at pixel density na 220 PPI. Para ulit sa kanyang CPU, ito ay powered ng 4x ARM Cortex A7 MediaTek 6580 64-bit. Meron itong clock speed na 600MHz up to 1.3GHz, 28nm, CPU release noong 2015. Para naman sa kanyang camera, ang kanyang rear camera ay 8 megapixels, supported ng video stabilization. At sa kanyang front camera, 5 megapixels, supported din ng electronic image stabilization. Na mayroong battery na 3,200 mAh lithium-ion. So out of the box, ito naman yung mga accessories na kasama sa kanya. So makikita natin sa loob ang kanyang free jelly case. Cute siya, maganda, pero ito ay yung mukhang mumurahin kasi parang naninilaw siya. So nandito din ang kanyang battery. So meron itong 3,200 mAh na battery. So removable siya. So ibig sabihin natatanggal ang back cover ng ating Taki A7 Plus na smartphone. Next, meron tayong user manual. So, digital mobile phones user manual. Next is yung kanyang regular na power brick. Free earphones. So, meron tayong free earphones. So, may audio jack siya, 3.5mm. Okay, in earbuds na rin siya. So, good. At yung ating micro USB cable. So, huwag na tayong mag-expect na USB Type-C ito kasi nga 2,577 lang siya. At ang isa pang nakakagulat dito ay hindi lang screen protector, kung hindi, may kasama din siyang tempered glass. So, very good si seller, kompletong-kompleto. So, makikita natin sa harap ang 6.26 droplet screen display. So ayan, may notch siya sa taas. At makikita natin dito ang 5 megapixel camera niya. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba, nandun ang kanyang speaker grills at ang kanyang microphone. So makikita nyo, dalawa yung design niya ng speaker. Isa lang po ang speaker niya. Yung isa po ay para sa microphone. Sa right side, makikita naman natin ang kanyang volume rockers at power button. Sa taas, makikita natin ang micro USB port at ang 3.5mm audio jack. Sa likod, makikita natin ang dual camera setup na may flash, pero yung isang camera niya ay hindi gumagana. Ang camera sa likod ay merong 8 megapixel at nandito din ang kanyang fingerprint scanner. Para naman sa kanyang charging, makikita nyo sa screen yung time started at time ended natin. So more than 3 hours siya bago ma-full. Kanya namang battery performance and draining, average lang, sakto lang. Though mabilis siyang uminit. Expected naman na yun kasi medyo outdated yung kanyang software. And sa gaming naman, may lags. Pero yung battery niya is sakto lang din. And take note, hindi po siya fast charging. Regular charging lang siya. So, meron din po siyang screenshot. So, ang gagawin nyo lang po is press and hold the power button. Ayan. So, makikita nyo sa menu is the screen capture. So, pwede kang mag-screenshot.
kung ayaw mong gamitin yung volume, down, and power button. At ito naman po ang itsura ng kanyang notification panel. At ang isa sa magandang features ng kanyang notification panel ay ang availability ng screen recorder. Para sa kanyang security and features, so meron siyang swipe lock, pattern lock, voice unlock, PIN and password lock. At yung ating face unlock ay makikita mismo sa ating screen. So ayan, katabi siya ng Facebook. Yung fingerprint naman niya, makikita niyo sa screen. Yan, acceptable naman yung kanyang performance, bearable. Nababasa naman niya yung ating fingerprint. Yun nga lang, may times na dapat dinidiin siya. Or kaya hindi ganun kabilis yung response niya kapag idinadampi na natin yung fingerprint. Pero yun, dun sa bandang face unlock, hindi ko na lang siya naisama. Pero hirap na hirap talaga akong gamitin yung kanyang face unlock kasi hindi niya agad nababasa yung mukha nung taong gumagamit sa kanya. But all in all, natuwa naman ako sa kanyang security and features. Okay na okay yung fingerprint, yung face unlock, yung screen lock niya, okay na okay din. Yun nga lang, huwag tayo masyadong mag-expect kasi sakto lang din yung binibigay niyang performance. At ang isa pa sa magandang feature ng Tacky A7 Plus ay ang touch function ng kanyang fingerprint scanner. So, pwede nyong gamitin yung kanyang fingerprint scanner sa pag-take ng pictures, call answering, music control at home control, at alarm control without the need ng verification ng ating fingerprint. So, for example, yung ating home control, ang gagawin lang natin sa home control is ilo-long press ang fingerprint sensor para bumalik siya sa screen. So, testingin natin siya. So, ayan. Nag-back siya sa home screen by long pressing the fingerprint scanner. Para naman sa kanyang speaker test. Yung speaker niya, okay lang naman. Hindi naman masyadong mahina, hindi rin naman masyadong malakas. Sakto lang. So, what do you expect from a 2577 na smartphone? Sakto na siya. Okay na. So, ito yung kanyang game test. So, as you can see, sa casual games, medyo matagal siyang mag-load. So, sa mga casual games, smooth naman siya. Very playable. Wala tayong naranasang mga frame drops, lags. So, sa mga online siguro at mapibigat na game, siguro magkakaroon siya ng problema. So, ito yung Subway Surfer na game. So, casual game naman siya. Kaya niyang i-handle. Now, tinest din natin yung kanyang camera performance and as you can see dito sa mga sample photos and videos. So, for me ha, yung camera niya is good para sa presyo niya na 2,577. Compare mo sa ibang Chinese brand na hindi masyadong kilala, mas maganda yung front camera niya kesa doon sa camera niya sa likod. So, tingnan nyo na lang yung mga photos, kayo na lang yung mag-decide.
proper lighting din siya. Kailangan ng proper lighting. Sample video of the front facing camera. So as you can see, available po siya sa 3 color variants. And that's it for today's video. So I hope may natutunan at nakuha kayo sa ating full review nitong affordable na Taki A7 Plus na isang Chinese brand. So for me, okay na okay siya for the price of 2,577 pesos. So hindi naman ako masyadong nag-expect. Okay yung kanyang battery, gaming, performance, pati yung camera niya. And good na rin siya, mukha siyang premium. Okay na okay siya sa mga naghahanap ng secondary phone, sa mga estudyante, gusto ng mga casual gaming lang, na hindi naman ako compromise yung ating budget kung talagang hindi afford bumili ng mamahaling smartphone. So please like, subscribe, and share this video. So thank you for watching.